Hello guys, welcome to my channel. This is Kuya Sam Vlogs at pag-usapan natin ngayon guys ang isang tweet ni Miss Kim Chu na trending ngayon. Ngayon lang, babasahin natin guys para maliliwanagan kayo. Ito ang kanyang tweet. Quick curious lang po, bakit parang mas si sales spokesman yung laging sumasagot, nakikita at humaharap? Siya ba yung tatakbo? Di ba campaign period pa lang, dapat yung nag-a-apply, yun ang sasagot. Sino bang pinupuntirya ni dito? Di mo lang nangyipa, kundi si BBM. Bakit daw hindi siya ang sumasagot at yung spokesperson na si Attorney Vic Rodriguez ang siyang, sumasagot sa mga ginagawa ng kabilang kampo ni Lini. So, ayun. Di ba campaign period pa lang, dapat yung nag-a-apply ang sasagot? So, gusto nila si BBM ang sasagot sa mga hamon ni Lini Robredo. Just like in any other job application and job interview. So, ngayon, bakit natataka ka na meron silang spokesperson? Alam niyo ba ang spokesperson? Ang spokesperson ay, babasahin natin sa Google, ang spokesperson pala ay isang tao na siyang pinili ng grupo o tao na siyang maging tagapagsalita ng kanilang grupo or sa isang tao. So, a spokesperson, a spokesman or a spokeswoman to speak on behalf of others na mga tao na gustong meron silang spokesperson para hindi sila madisturbo. Bakit lutang na lutang itong si Kim Chu? Sabi niya, bakit si spokesperson ang sumagot para sa pag-interview? Bakit hindi yung tatakbo talaga? So wala nang ibang pinaringgan niya dito kundi si BBM. Ay nako, napakalutang. Dahil inta maluoy ta ka dai. Inta Bisaya pa naman. Bisaya kasayon ra pasabton ang pag-ingon spokesperson. Uga ang kasabot hindi mo mutana ka ta sa kuan. Google pila ka may pagtan-aon mo sa Google mo naman ay uso ro. Tan-aon mo sa Google kung unsay meaning ang spokesperson. Anong kinahanglan man gyud siya pirmi sumagot, magsalita? No, bakit ito nga spokesperson na ito ang laging sumasagot sa mga tanong, laging sumasagot sa mga batikos ng iba? Itong si Attorney Vic Rodriguez, ang siyang spokesperson ni BBM, siyempre siya ang sasagot. Dahil siya ang nagiging spokesperson sa grupo, sa unit team ni BBM. So, napaka-simple lang. Pero, iwan ko ni Kim Chu, ginawan talaga niya ng lutang na pag-iisip. Katulad ng spokesperson, mahirap talaga intindihin para sa kanya. Pero sa iba, ay naku, ang dali lang. Spokesperson. Yun lang naman eh. Hindi naman siya ang persona talaga na tagapagsalita lang siya. Spokesperson lang siya. Eh kung titingnan mo sa Google, ang spokesperson ba pala yung palang taong elected or pinili sa isang tao para magiging tagapagsalita sa kanya o sa kanyang grupo. So, ayan lang. Ang dali lang. Sus, bakit? Dahil yung taong pagkaulaw sa mga Bisaya. Abi pa lang ang mga Bisaya. Lutang na yung tanan. Dili po tanan. Kumaura na akong sulti ni Muday Taon, ayuha yung taon ng imuhang mga pangutana, imuhang tirada sa BBM. Klaro naman kayong linig yung gano'n. Di naman ginamakuan yung linis. Lukop na rin pumasangil. Mag-trending rin ba pag muusahay ang inyong kuwan? Mag-trending ba ka nang ibas mo bitaw sa trending ninyo? Kanang sa isigi mo yung kawatan? Kada rally, walay plataforma nga hatag sa mga tao, kundi maingon na pirmi nga kawatan si Marcos. Kung kawatan si Marcos, ano man yung preso, ikaw mismo nga niingong kawatan mo, muna'y mo pasaka o kaso. Yan ang dapat. Ba, lagi na lang kayong naninira, lagi na lang kayong naninira na magnanakaw si Marcos, magnanakaw. At wala kayong platformang sinasabi, kundi
puro pagnanakaw, puro panglalait, paninira sa isang tao. Eh, dito sa Unity, hindi kayo makarinig ng ganyan. Walang Unity na maninira sa kapwa niya katunggali. So, lahat ata ng mga ano nila, mga tagapagsalita niya dyan sa mga rally-rally nila, walang ibang babanggitin kundi kawatan si Marcos. Paano magiging kawatan ng isang tao na hindi naman na-convict na kawatan talaga siya? At kayo, kung kayo ang sasabihin niyan, nakawatan kayo, ano kayo masasabi niyo? Ipa-libel niyo kaagad. Wala talaga yung pinag-aralan ng isang tao kung ang puso niya ay nasa galit. O, mainit ang kanyang puso. So, lahat at ang rally niyo, puro paglalait. Parang nakakabingi. Yung lang taong nasa inyo, hindi naman, wala naman talagang mga ano eh. Walang mga yung tinatawag namin na public eye ba? Wala. Kalabanan, mga elite. Elite ang nasa laylayan nyo. Umsa naman tao niyo. So, atong usbo no, si Kim Chu. Si Kim Chu, ano, tawang-tawa ako sa kanya. Pagsabi niya, bakit si Fox Force ang sumagot para sa isang kandidato siya. Ay, naku, Kim Chu. Sana tinignan muna sa Google kung ang ibig sabihin ng spokesperson. Kung ano, mahulog mo niya siya. Huwag ka nang ulawan ta ba, no? Mga Bisaya di ay, mga lutang po di ay. Oh, dilita na. Siya lang siguro. Siya lang lutang, pero kami dili. Yun lang guys, yun lang ang ano ko. At sana maintindihan ni Kim Chu yung mga pinagsasabi niya. Ang alam ko, hindi niya pinag-isipan ng tudong-tudong yung tinawag na bungga talaga pag-iisip pa para di siya makapagsalita ng ay nako talaga. Hindi na mapapatol yan sa BBM sa ano, sa debate na hinahamon ni Lini. Iba kasi papatol. Yung inuuna niya, yung mga tao, yung bayan. Si Lini wala na siya inuuna, kundi ang isip niya, warag discarrel ba? Yung na-discourage na ba siya ba? Bahala na ni. Damay-damay na ni, damay-damayan. Damayin niya si BBM sa kanyang ano, mababang survey. Kahit anong pang ano niya, sasabihin niya. Tanan ng mga survey, talagang napakababa niya. Guys, salamat sa sunod niyo sa video ko at pag-suporta niyo sa channel ko. Sana ay mag-subscribe kayo. At salamat po sa panunood niyo sa video ko ito.